Kaya tayo na ba one day or two days para yung tubig na makukuha, yung dumi na makukuha natin, sakto lang. Dito. Makukuha agad. Yung mga konting dumi lang, konting kuha lang. Konting bawas lang din. Ganun ang ginagawa ko dito. Hi guys! Welcome back to Sunshine Guppy Farm Channel. Ngayong araw ay papakita ko sa inyo kung paano ako mag-groom ng guppy. Ano ba yung objective ng pag-groom ng guppy? At ano-ano yung purpose natin, bakit tayo mag-groom ng guppy? Ano ang objective natin sa pag-groom ng guppy? Okay, number one, kailangan magkaroon tayo ng malinis na tank. Okay? Number two, yung well-balanced diet nila. Number three is maintain the water quality of the tank. And number four, bakit tayo nag-groom is to help the fish grow healthy and strong yung kanilang mga fins. Okay? Number four is ma-enhance natin yung color ng isda at saka ma-develop yung form ng guppy. Number 5, yung mga fins nila, yung mga body nila, at yung vitality or langoy nila is will maintain its good quality. And number 6 is to increase the lifespan of the fish. Ano naman ang purpose natin? No? Bakit tayo mag-groom ng fish? So mag-groom tayo ng fish to boost the full potential of the fish. So, pag sinabi natin boost the full potential of the fish, pag pinaabot mo yung guppy sa edad na 8 months to 1 year, dun mo makikita ang tunay na ganda ng isda. Dun mo makikita kung gaano ka, no, kasipag, gaano ka kagaling mag-alaga ng isda. And number 2, para pag nai-groom mo na ito, maishishare mo yung ganda ng isda sa ibang mga breeder. And most likely, yung mga breeders na yon, okay, ay magkakaroon ng idea na kaya palang pagandahin ang isda. No? At any strains sa pamamagitan ng grooming. And lastly, ang purpose natin bakit tayo nag-groom is to compete. Okay? To compete doon sa show. Again, pag nagko-compete tayo sa show, hindi natin iisipin na tayo ay laging panalo. Okay? Bakit tayo nagko-compete? We are competing our fish, no? Just to share to everyone na meron tayong pinaghirapang isda. Okay? Hindi man tayo manalo, at least meron tayong naipakita na isdang pinaghirapan mo. Pinaghirapan natin at makikita ng iba, that is considered as victorious. Okay? Winner ka na. Hindi porket nag-show ka, eh, panalo ka na agad. Okay? Hindi lahat ng isda ay laging nananalo. Tandaan nyo yan. Nananalo tayo because of, halimbawa, merong mga participants na mas maganda yung isda mo, na taon na nagkasakit yung isda nila. Di ba? Swertihan lang pagdating sa show. Kaya wag nyong itigil ang pag-groom ng isda. Sa pag-groom ng guppy, maraming mga kailangan dapat tandaan. Okay? Dapat yan, number one, dapat meron kayong grooming tank. Okay? Meron dapat kayong stock water.
yung stock water na dapat na gamitin ninyo ay yung umabot sa 5 days na. Sala, no, ng mga dumi. And number 5, yung tank ninyo should always be clean. Yan dapat ang mga tips ng pag-groom ng Guppy. May video ako ipapanood sa inyo, panoorin nito. A few moments later. Okay, grooming! Sa grooming tayo, last na to. Gusto nyo ba? Okay, grooming. Sa akin lang to, ha? Hindi ko pinamalaki. Si Mr. na mag-lecture sa grooming. Okay, sa grooming, di ba nakuha na natin yung, nakaselect na tayo, di ba? Isa na yun, nag-groom tayo 2 months. Sa grooming, 2 months tayo nag-groom. Yan. The more na maaga natin silang mag-groom, mas marami tayong pagkakataon na mapaganda pa yung isda. So sa 2 months na yan, di ba nakuha na natin yung body size. Huwag kayong kukuha, kayong mag-groom nang hindi natin nakukuha ang body size. Magiging payatot lang yan sa grooming tank. Mataas yung dorsal niya, maganda forma niya, tapos pitis. Pitis siya. Sa grooming, magbabago ang pakain. Pag nag-groom ka, ang grooming tank ko sa akin is 12 inches yung taas. Ang tubig, 10. Okay? Meron ding iba, 10 inches yung tank, ang grooming, ang tubig, 8. Pero sa akin, ginagamit ko is 12. Okay? Dito, pag nag-groom ka, ang gagawin mo dito sa aeration mo, sakto lang ang aeration. Kasi nakasolo naman na sila eh. Pag hindi mo i-groom yung isda, at yung ginawa ko nila, community, dun mo lalakasan kasi marami sila eh. Dito, sakto lang. Yung tamang bubbly lang ng sakto. Dito, ang pakain nyo dito, pag nag-feed kayo, ang feeding dito, 3 times. Bata pa ha? Bata to ha? 2 months. 2 months to ha? 2 months to 3 months. 3 times. Feeds. BBS sa gabi. Water change every 2 days. Yan. Water change every 2 days. Kasi bata pa naman to eh. Malakas pa rin sa immune system nito eh. Ngayon, after mo nang makuha yan, 2 to 3 times, ang gagawin ko dito, pag nagpapalit ako ng tubig dito, huwag kayo na magpapalit dito ng sobra sa kalahati. 20% lang ng tank.
20% ng tap. Pag napalit kayo ng 20% ng tap, make sure na ang ipapalit nyo dito, ang i-refill nyo dito is old water. Or stock water. Bakit nagkakapinrot yung ibang isda na ginroom? Sasabihin, buti pa hindi ako nag-groom, hindi nagpipidrot. Pero nag-groom ako, nagpipinrot. Dahil yan sa tubig na kinalit natin, lalabas yan. Stress kasi yan eh. Yung pinrot, stress nila yan. Doon nila nilalabas, sabi, minsan nagbe-bleed yung caudal tip, di ba? Minsan bigla na lang umuuka. Stress yun. Stress yun sa tubig na pinalit mo. Kaya, hanggat maaari, 10% to 20. Bakit 2 days? Kapag nakakasubok kayo na mahaba, 3 days, 4 days, tapos nilinisan nyo to, sometimes pag naglinis tayo, gusto pa naman natin linis na linis. Hindi natin mapapansin kalahati na pala yung tubig na natira sa tank. Tapos, lagay pa rin tayo ng tubig. Doon nag-iimpisa ngayon yung pinrot. Kaya tayo nag-go 1 day or 2 days para yung tubig na makukuha, yung dumi na makukuha natin, sakto lang dito. Makukuha agad. Yung mga konting dumi lang, konting kuha lang, konting bawas lang din. Ganun ang ginagawa ko dito. Pag nagpipid kayo dito, betchin-betchin lang. Hindi na natin kailangan palakihin ang katawan. Tandaan nyo, pag nagpipid, kaya tayo nagpipid ng marami para makuha natin yung body build. Okay? Ngayon, betchin-betchin lang ang pagbibigay natin ng food para ang, kumbaga, diet tayo dito eh. I-diet natin yung katawan, lahat ng feeds na i-apply natin sa isda, ang madedevelop naman yan is the fins. The finish niya, dorsal and caudal niya. Okay? Ngayon, ang technique na ginagamit ko sa grooming, naglalagay ako ng isang fry. One or two fries. Diba nakasolo siya sa tank? Ang isda kasi na sa akin lang. Ang isda na ikulong mo o ilagay mo sa isang solo, malungkot. Pagdating sa feeding, ang isda hindi matakaw. Subukan mong lagyan ng fry. Ay kita ng isda, nakikita ng malaki, kinakain ng fry yung mga feeds. Ang tendency ngayon, psychologically, ang tendency ng isda is sumabay. Sumabay, kain. Kaya yung isda, tuloy-tuloy yung kain, hindi nagkakaroon ng mga residual dito o yung mga tira-tira dahil nakikita niya na magaanang kumain yung isda niyo. Pag hindi magaanang ang isda niyo kumain, lagyan niya ng two fries. Pag nakikita ng kasamang isda malaki na inuubos yung pagkain niya, sila makikisabay. So parang tao din yan eh. Kapag kumain ka mag-isa, di ba? Palagi ikaw lang ang kumakain ng isa, busog ka nga pero hindi masaya. Busog ka pero parang hindi mo ramdam na masaya kang kumakain. Pero kung marami, kahit tuyo pa yan, bagoong yan, pero maraming mga braso, kamay ang nandyan, pag gumagana ka sa kain. Same lang yan sa isda, psychologically. So, yan ang ginagawa ko, nagsasama ako ng fry, at saka fry na isa or dalawa. Para doon may kasama siyang kumain. Yun ang purpose nun. Bakit may fry? Para may kasama siyang kumain. Okay? At naglalagay din ako ng snail. Snail. Pwedeng apple snail, pwedeng Ram's horn. Maganda ang ram's horn. Best to mommy. Okay, ang purpose nun, ang purpose ng apple at saka ram's horn, is yung mga tirang pagkain or yung mga poop ng isda na pulbos, ang ginagawa ng mga snails niyan, kinakain nila yan, tapos pinupup nila as buo. Ngayon, pag buo yan, madali na natin silang saipunin kasi alam natin kung saan yung buo. Kumpara sa walang apple snail at saka ram's horn, lahat ng part ng ilalim ng bottom ng tank yan, may pulbos yan. May pulbos. Pero pag may asa ram's horn snail or apple snail, wala ka makikita ng pulbos yan, kundi tae or poop lang ng apple snail na kulay itim or brown, buo, madali na lang siyang kunin kung nasan yung buo. Ganun ang purpose ng apple snail. Isa, dalawa, pero kung apple snail ang meron ka, huwag kang mag-aasin ng sobrang dami. Mamatay sila sa asin eh. Minsan nag-aasin ako, kapag nag-aasin lang ako minsan, pero sa ibang grooming, no? Kada water change, nag-aasin sila. Sa akin, hindi. Nag-aasin lang ako pag nakita ko na yung isda iba ang pakiramdam. Yung hindi siya malangoy,
yung vitality niya na hindi naman to ganito dati. Yung vitality niya na iiba, yung nasa sulok lang. So, ginagawa ko nun, bawas ako tubig 50%. Pag nagbawas ka ng tubig ng 50%, huwag kang magdagdag ng 50%. Pag nagbawas ka ng tubig ng 50%, dagdag ka lang ng 20%. Lagyan mo ng asin, 20%. Kinabukasan, huwag kang magsaipon, dagdagan mo ulit ng 20%. Nakita niyo yung accumulation ng dagdag tubig pero wala kang binawas? Hindi siya ma-stress. Ganun lang, para bumalik sa dati. So observe the fish, ganun lang lagi. Dala kayo lagi ng flashlight. Observahan niyo lagi fish. Tignan niyo lagi yung langoy, paano yung vitality niya, ano, may improvement ba sa sukat niya. Okay? Ang isda, hindi yan gaganda in one click. Hindi yan gaganda ng binabukasan pig. Pangit pa din. Oh, huwag kayong mag-groom ng walang potential. Pangit din talaga yan. Totoo, real talk yun. Kung may mag-groom ka ng isdang may potential, yung katulad ang sinabi ko kanina, yung may pogi. Yun. So, para pag nag-groom yan at nag-adult, ganyan. Usually ang isda, lalabas ang full potential ng isda, 8 months. Full potential sa mga delta and half moon. Pero pag AOT, 1 year yan. Sobrang gaganda na yan. AOT. Lalo na sa mga swords. Ganun yun. Lalabas. 1 year. Ayaw, wag kang ano. Ang ano dito, ang ano ko dito, ang masasuggest ko lang dito. Pag nag-groom kayo, tsagaan lang. Tsagaan lang talaga. Gawin yung part of your life. Tapos sa saipon-saipon, pakain, nood. Hindi yan na BBS, nood. Okay? Tapos ganun ulit. Pero hindi maiiwasan yung mamamatay yung isda. Magkakaroon ng tama. Part of the life cycle nila yun. Tatanda nyo lang lagi, ang isda, they come and go. Oo, may isda kang maganda ngayon. Pumunta na sa buhay mo yan. Pero dahil may buhay yung mga yan eh. Maaaring mawala yan anytime. Kaya lagi kang may backup. Pag mag-groom ka ng isa, gawin mong dalawa. Pag tinamaan yung isang yan, may backup ka. Pag the dead ball na yan, saka ka magpalit ng isang backup dun sa isa. Kaya ako, may dalawang bluegrass ako. May dalawang hip-up. Dalawang IVC. Dalawa-dalawa yun. Laging may body-body yun. Para, meron kang pamalit dun sa kanilang... kasi kung may... Kung mortality lang ang pinag-uusapan, Diyos ko po, ang gapi, grabe, ang taas ng mortality rate. Mortality rate, yung kamatayan nila, mabilis eh. Kasi masailan ng gapi eh. Hindi katulad yan ng secrets na kahit anong ano dyan, kabayaan mo lang. So, ganun lang, no? Ngayon, pag nag-groom ka sa adult, baligtad naman. Sa adult, twice ka na lang dapat pagpakain. Kasi parang tao yan eh. Habang tumatanda ka, diet ka, less feed ka, and dun ka na sa more nutritional foods. Huwag mo nang i-BBS ng i-BBS. Pag nag-groom ka sa adult, minsan ang kapalit ng BBS, tupi ng kaudal. Tupi. Dahil gawa ng live foods. Based on my observation. Oh, nasob over protein sa body. Pag pinag bomba-bombahan mo, ang makikita mo sa ano, okay naman ang ano ko, makikita mo, gumagano na, tumutupi. Dahil yan sa live foods. Kaya, pag nag-ano ka sa adult, 2 times na lang, isa sa umaga, feeds, gabi, BBS, pero, kurot-kurot lang. Di ba? Ganun lang ang gagawin nyo. Huwag na huwag kayong magsobra sa BBS dito sa adult. Yung pang-BBS niya, parang pampa-player lang yun. Yun. Yung... Pag nag-BBS ka, pampa-player lang ng isda yun. Para gumana pa rin yung kanya po. Exercise pa rin. Hey guys, tuloy-tuloy nyo lang panoorin ang mga videos ko na aking ina-upload. At i-share ninyo, mag-like kayo, at mag-comment kayo doon sa comment section kung ano yung mga gusto nyong ating i-content dito sa vlog natin. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe,
mag-subscribe na kayo, pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod kong mga videos. Shoutout nga pala sa mga subscribers ko na tuloy-tuloy yung kanilang suporta sa akin. Thank you so much for your support, mga bro. At nakakatuwa at marami na yung mga subscribers natin. Dahil yan sa inyo, mga bro. So shout out kay Nick TV from Abu Dhabi, Nico of Mandawi City, Cebu, Doy Gil, Kent Andre Fabella, yon, Marvel Nukoy, Makoy Dolatina, Vince Valier, Alexandrine Dions of Capas Tarlac, Giancarlo Labrador, Adrian Carl Onyada, Jerome Lagasca, Medaka Greens PH, HD Hubby, Mar Meradon Lazo of Olongapo Guppy Keepers Community and Zambales Fish Keepers, Frank Bado of Boracay Fish Keepers, JDN Entertainment, Patricio Abinido, Andre Jan Nelias, Erwin Mark Rosales, Glenn Galion Guppynatics, Dexter Galban of Pili Camarines, Raymond Luis Portigo, Renzi Chris Modok, Heidi Labada, Jefferson Degorio of Ormoc Leyte, Arturo Lantano, Jefferson Degorio, Orlando Saria of GAP NCR, RB Guppy of LGP Laguna, Ray Francisco of Davao Guppy Club, Janway Mejorada, Giancarlo Labrador, DEB Official, Christian Suarez, Matt Ponog of GAP Norsam, John Herbar Ordonia, JAC, David Gayo, Eric Ongkoy, Russell Ranas, Edmundo Guillermo, Benjamin Kamua, Master JK Gaming, Sky TV, and sa lahat po ng Guppy Alliance Philippines, NCR Chapter, Cavite Chapter, Laguna Chapter, Pampanga Chapter, Palawan Chapter, Bacolod Chapter, Soksargen Chapter, Gap Davao Main, Gap Tarlac, Gap Bicol, and Gap Norsam. At sa lahat ng mga clubs dito sa Pilipinas, nationwide, ha? Davao Guppy Club, Davao Elites Guppy Breeders, One United Guppy Philippines, CGF or Cebu Guppy Fanatics and Philippine Guppy Fanatics, Buhay Guppy Pilipinas, PAGCL, Batangas Guppy Enthusiast, and Jensen Guppy Keepers. Thank you for your support, mga bro. Only here at Sunshine Guppy Farm.